Hello mga kalakbay, magandang araw muli sa inyo. Ito, nagbabalik na si Lakbay Kainan TV. At nandito po tayo ngayon. Gusto kong balikan yung lugar kung saan ako una nag-vlog nung mga nakaraang taon. At gagamitan lang natin ito ng ibang klaseng camera. So, tatry natin. Pupuntahan ko ulit yung mga lugar na kinunan ko dati ng video gamit ang cellphone. Ngayon naman, ibang camera ang gagamitin natin. So, samahan niyo po ako. Tara. Itong building na to mga kalakbay, noong nag-start ako mag-vlog, wala pa to. Ngayon patapos na po siya. At marami nang dinidevelop na mga parts sa lugar na to. So, mga ilang taon pa puro building sa lugar na to. Dito sa lugar na to gumawa tayo ng mga tula noong mga panahong nakakaramdam tayo ng kalungkutan. Dito tayo tumatambay sa lugar na ito mga kalakbay. Isa itong farm na tinataniman ng mga damo o pinapatubuan ng mga damo pag summer para gawing pagkain ng mga hayop. At sa unahang yon makikita po ninyo ito, may mga tupa dito, sila pinapakain pag ganitong taglamig hanggang sa kumapal na yung kanilang mga balahibo. At pagkatapos niyan, pag tag-init naman, gugupitan sila para yung mga balahibo nila gagamitin sangkap sa paggawa ng mga damit na ginagamit sa tag-init, mga kumot. Yan yung mga tupa kalakbay. Hindi ko alam kung nakikita sa camera natin, pero andyan, ang dami po nila. Sa isang kawan doon sa kabila, meron naman din. Hindi ko alam kung magkahiwalay na may-ari yung dalawang lugar na to kasi may bakod. Pero pag nandito ka sa lugar na to, pag nakakaramdam ka ng lungkot, lalo na sa mga katulad namin ng OFW, may iibsan yung lungkot na nararamdaman mo sa dibdib mo. Kasi parang nakauwi ka rin sa atin, meron lang pagkakaiba ng konti. Pero yung isang malawak na bukiri na yan, marami rin sa Pilipinas na ganyan. Ang mga wala lang, tupa. Kadalasan makikita mo mga kambing, so mga baka, kalabaw. Pero yung sense ng bukid, parang nandun ka rin sa atin sa Pilipinas. Noong una mga kalakbay, bumababa ako sa lugar na yan. Parang ano siya, parang gubat. Pero maliit na kalsada sa loob niyan. Parang dinadaanan lang ng mga tao na nagpapasyal ng kanilang mga aso. Iniikot nila hanggang sa dulo doon. Sa unahan. Dito naman sa kabila, hanggang doon sa kabilang dulo rin. So,
So, yan yung mga laman ng vlog ko noon ng panahon na kung saan tayo ay aktibo sa paggawa ng mga content. Ito yung park ko mga kalakbay na kung saan naging araw-araw na bahagi ng buhay ko noong mga 3-4 na buwan makaraan akong maestro. So dito naglalakad tayo araw-araw, nag-exercise, gumagawa ng content at ng kung ano-ano pa, nagpapalipas ng stress. Napakaganda ng lugar na to, na dito sa Italia nagkalat yung mga ganitong klase ng parko kung saan yung mga tao pwede maglibang, mamasyal, mag-exercise. At ito ang isa sa nakakatuwang bagay dito sa Italia. Minimaintain nila yung kalikasan. Kaya dito, makakalanghap pa rin kayo ng sariwang hangin. Hindi katulad sa mga ibang lugar, sa mga ibang malalaking lungsod sa buong mundo na yung hangin ay polluted na. Minsan nakakasama na sa kalusugan. Minsan nga, nakakamatay na. Nag-shoot din tayo, nag-vlog din tayo ng video na nakasakay tayo sa bus. Ito mga kalakbay, kinukunan din muli natin public transport dito sa Italy. Isa pa sa ginawa natin ng content noon, itong mall na po dito malapit sa aming bahay, yung Maxima o Massimo sa mga lokal. Maliit lang siyang mall. Hindi siya kasing laking o kasing garden ng mga mall natin dyan sa Pilipinas. Pero isa ito sa tambayan ng mga Pilipino pag-araw ng day off, pag-araw ng sale, dahil mura yung mga gamit, mga gamit dito sa Italy pag naka-sale sila. Tara, pasukin natin mga kalakbay. Ay isang guho na nung unang panahon nagsilbing watchtower sa lugar na to sapagkat nasa medyo mataas siya ng parte ng bahaging ito. Siya nagsisilbing tanggulan. So kung may mga lumulusob siguro nung panahong yon dito sa lugar na to, unang makikita ng mga nakabantay sa toring yan. Nandito yung lumang tore na sa tansya maabot na po ito ng halos daan-daan kung hindi man libong taon na ang nakakalipas mula nung ito ay pinaumpisang itayo. Sa babang bahagi nito meron isang lumang simbahan na itinayo noon pang 12th century. So parang mas nauna pa siyang itayo, maitayo bago napunta ni Ferdinand Magellan yung Pilipinas. Hindi ko lang alam kung makukuna natin siya ng video dahil medyo madawag ngayon yung lugar. Parang hindi nalinis. Hindi katulad nung nakaraan tayo ay namamasyal dito na medyo maayos at malinis. Susubukan natin tingnan kung makukuha na natin ng video yung lumang simbahan.
nandun sa bahaging yun, mga kalakbay, yung naaaninag yun yung lumang simbahan. So, nung unang beses na nagbablog ako rito, napasok ko po yung loob nun, yung saan punong-puno na ng mga puno yung kanyang loob. Kaya lang sa ngayon kasi, nagawag na yung lugar, mahirapan tayong bumaba. Kaya hindi muna natin siya maisasama na sa vlog na to. At least nakita na po ninyo yung kanyang itsura. Ayan po siya. Ang lumang simbahan. Mas matanda pa sa pagkakatuklas ng Magellan sa Pilipinas. Hanggang dito na lang pong muli ang ating vlog, mga kalakbay. So dito na nagtatapos yung ating pagbabalik tanaw doon sa mga panahon kung saan abala tayo, sa busy tayo sa paggawa ng content. Bale, gagawa ulit tayo ng panibagong channel kung saan doon ay pagsasama-samahin natin yung mga hilig natin sa pangingisda, sa pagsasaka. Titingnan natin basta kung ano lang yung magustuhan ng damdamin natin, ng ating puso, gagawin natin at ilalagay natin sa isang content. Maraming salamat pong muli sa inyong pagsubaybay sa amin. Hanggang sa mga susunod pa nating adventure, ito pong muli ang inyong Lakbay Kainan TV.